Welcome back. So, eto na yung pinaramis ko sa inyo dahil hindi ko nga nagawa yung haul kagabi. So, eto na. Yan, nanggaling kami sa Feliz para tumingin si Ate Lian ng yung gaming keyboard at saka yung mouse. So, habang nagtitingin sila ni Daddy Ryan yan, ako naman, nagpunta na ako sa ano ba ito ulit? Sa Japan Home Center, yung Japan 88. Pero bago yun, pakita ko sa inyo yung binili niya na mouse at saka oops, nasira na yung ano, yung paper bag. Anyway, ito siya oh. Yan. Hindi ko alam po ano yan, basta recommended yan, maganda daw. Kasi matagal ang buhay. O nga naman, di ba pa nag-gaming ka, click ka ng click ng click. So yun. Ano man yan, para doon sa mga gamers, malamang nakaka-relate kayo kung anong klaseng brand to. Isa sa magandang brand yata ng mouse at saka ng gaming keyboard. Ito naman yung binili niya na yung Technicolor na ano, para siyang Christmas light. Pag ginaantag ito, pinipindot niya yung keyboard. May ilaw siya nung ganyan. Kasi may ikot-ikot na gano'n. Nakakatawa siya. Ayan. Medyo pricey siya ng konti, pero kasi matagal naman daw magagamit. Pero hindi pa yan yung mga super high-end talaga. Kumbaga, ano lang siya. Kasi ano ba ito? Kasura pala ito. Okay, so next. Okay, dito muna tayo sa mas magaan. Ito, nakita ko siya. Actually na, siguro parang pangatlong palit ko na to ng ano. Hindi ko rin alam kung paano ididikit. Kasi nakalagay pala dito. Parang suction siya. Sa tiles pwede rin. Pero hindi ko alam kasi minsan yung iba hindi durable. Pag pinabit mo, kumakalas. Pero we'll see. Nalagyan to ng toothbrush. Yan. Tapos dito yung toothpaste. So ito talaga. So ito naman mga ito, mga 88 pesos, 68. Meron pa ako nabili na 44 pesos. Eh, parang yung freezer bag. Is a storage bag. So, yun. Usually naman, nagtanda na rin ako before kung ano yung makita ko. Parang si Dampot Queen, kahit hindi kailangan. Ang ending, dahil maliit din naman yung pinaglalagyan ko ng mga anik-anik, minsan wala na ako mapaglagyan. So, ayoko nang magulo na kahit papano eh. Kahit maliit lang yung room namin, ayoko nung masyadong maraming mga anik-anik pa sa gilid. Kaya marami ako maliliit na storages kasi may make it a point na lahat nakasoksok doon. Kahit hindi man naka-organize yun, pag may time naman ako, inaayos ko siya. Pero hindi, kumbaga parang hindi lang ba nakikita ng dami nakapatong sa ibabaw, ganyan. So ito, nakita ko na siya. Parang 66 pesos yata ito. Ayan. Siguro sabi niyo, akala ko ba hindi ka nag-hold? Pumili na ako nito kasi next na mag-birthday sa amin, nanay ko. Though August pa naman. Pero bumibili na ako ng mga pasanting ba? Kasi para pag nagganap kami, ganyan. Or merong may birthday, minsan naghahanap kami na, ay wala tayong balon, sayang. Okay, next. So ito, Loreman Slip Sheet. Yan. Actually, ito bala ko ilagay din sa ano, ibabaw ng oven namin. Ayan. Ganda na itsura niya, di ba? Parang akala mo binonda. Pero rubber siya. Tapos medyo mahaba siya eh. Siguro mga kalahating dipa. Ganun. Okay, tapos ito naman. Natuwa ako kasi wala pa kami yung pink na ganito. Ibang cute. Sa left to eh. Parang damit ng ano yun. Parang damit ng manika. Ayan. So, para may paibang kulay naman na pang ano sa ref. Pero kapapanish lang kasi namin, so hindi ko muna siya gagamitin. Tsaka baka laban pa yun nga yan. Ito naman, madalas akong bumibili nito. Itong zipper packing bag. Hi, andun yung asawa ko sa likod. Ngayon pala siya nag-aalpon. Makain siya ng sopas. Nag-retom din siya sa bakas. Paano? Kumain sila ng madaling araw. Ang ano ko, mukha niyo. Hindi pa sila agad nagutom. Ayun, going back. Ano to na cheap na rin siya for 66 yata ito, 66 pesos. Kapag kayo may mga ilalagay ng mga maliliit na bagay, or kahit na yung mga, say, mga cookies na, ano na, leftovers na, nabuksan,
Oh, at least magamit mo siya. Yung meron kasi kami nung Reynolds, kaya lang kasi parang namamalan yung bakpag yung laging ginagamit. Kaya yung mga pang lalagay lang na konti sa ref or yung mga kung ano-ano mga anik-anik na ilalagay niyo po, pwede na to. Hindi ko lang po ilang piraso to. Kasi di mo maintindihan. Ah, 70 siguro. Kasi yun yung nakalagay, 70. Tapos, ito, London hanger na, no? Dito pa siya. Kaya easy storage. Alam mo, dami talaga mabibili sa ano, no? Japan Home, in fairness. Na kapag binili mo minsan sa department store yung mga ganito, nagkakalaga na siya ng 150 or maybe 200, 199. Sa kanila, bibili mo lang siya katulad nito, 88 pesos. Kung makikita mo naman, parang parehas din naman ng materialis. O, di ba? So, bakit ka pa dun sa mahal? Tapos, ito. Oh, ayan, kita nyo na yung presyo. 88 pesos na glad. Maano to, magandang brand din to. Kasi yung mixing bowl ko na ganito, yung nabili namin sa Landers, maganda pa din siya hanggang ngayon. Parang di naman na bago yung kulay-kulay puti siya. Ano bang tawag dito? Whisk. Oo. Tapos ito, nakita ko din. Ayan, another to. Parang feeling ko, sa itsura, mas maganda siya kasi may rubber yun dito. Yung nabili namin sa SM walang rubber. Pero mas mahaba yun. Eh, pero dahil ano lang naman to, 88 pesos. Yun lang pansin ko dito, parang ito malambot to. Pag mabigat yung paggagamitan mo nito, parang gaganon siya. Tibigay. Ayan. Pero pa pwede na rin yan. Kasi nakabili na rin kami ng ganyan dati. Matibay naman eh. Ah, yung nga pala yung sisay ko sa inyo na rotrot. Yung sa may dulo niya. Yun matagal bago siya nasira din naman. Tapos ito, yan, ito, o, tinaw yun. 66 na ka na, guys. So, kapag ka, hindi siya 88, meron siyang press. Para yung isang ganito na nabili namin na puti, pwede rin, yun ang pwede namin gamitin sa pagkain. Ito naman yung sa pag-ano ng sine. Malamang maraming nakaka-relate sa inyo nito, diba? Kapag sa maghuhugas kayo ng pinggan, yung mga kanin-kanin, konting ulam na nakalagay sa pinggan, dinidrain natin dito kasi minsan di lahat na filter na maayos dun sa sink. So, nahuhulog siya. Yun ang pinagmumulan ng pagbabara, lalo na kapag yung nahulog dun, hindi siya nalulusaw. Ayan. Tapos, ito. Ayan, o. Bumili ako ng bagong ganito. Ganito yung gamit ko. Alam nyo, maganda to. Promise. Ayan. Super stretchy siya. Tapos, o, hindi to sponsored, ha. Pero, kasi yung mga ilan-ilan yung madalas dito ako bumibili sa Japan Home. Kaya, ano, tawag dito na ano siya. Ayan. Stretchable yan hanggang sa likod pa ko nun. Kasi yung gamit ko, parang medyo super ano na tayata siya. Lawlaw na siya to. Baka palitan ko na rin sayang. Yan na. Tapos, ito. Yan. Tada! Ito yung hinahanap namin ni nanay. Meron kasi nabibili dito, di ba parang yung mga ratan ba yun? Ang kadalasan din kasi sa kalaunan, kahit hindi naman siya nagagalaw, parang narurot-rot na at saka medyo na worn out siya. Hindi ko alam kung bakit, hindi naman nababasa. Eh, ito, plastic ba tawag dito? Ang nakalagay, pipi, basket, kuban. Kasi papalitan namin yung, lalagyan namin ng sibuyas tsaka bawang pagsasamay. Yung bawang namin, nakalagay sa ano, galon ng ice cream. So, I'm sure maraming nakaka-relate sa inyo dyan, di ba? Kaway-kaway. Sa mga nire-reuse yung anong tawag doon? Lalagyan ng ice cream tapos tiniturn into lalagyan ng mga anik-anik, ganyan. Tapos ito naman sa sibuyas namin, actually hindi ko makuha kasi ginawa ko siyang pambara nitong standing. So ayan, magagamit na namin mouse pad. Tapos nakita niya to, oh, mouse pad pa. So naingganyo rin ako nila. Hindi ako nagpatalo. Pero malamang 88 to kasi wala siyang ano. Yan. Ito ang sa akin. So, ito bumili din ako ng strainer na maliit. Yan. Fit niya, oh. Para sa mga kalamansi and mga ganyan-ganyan. Basta, mostly kasi nung mga pinagkukuha ko pang kitchen. Siguro magiging tip ko lang din talaga kasi ako guilty rin ako minsan. Huwag kayong bumili nang hindi nyo kailangan.
lalo na kung wala na kayong pagsusuksukan. Kasi minsan ikaw rin yung maiinis eh. Pag nagmamadali ka, ang nasa ibabaw, yung mga hindi mo kailangan, tapos magbibig ka pa doon sa ilalim ng cabinet nyo, kung ano yung mga kailangan mo. Tapos ang iris sabi mo, bakit ba ako meron ito? Hindi ka naman pala kailangan ito. Ganyan. Saka minsan, naiinis ni sinanay. Sabi, ano yan naman ito? Nakakalita naman sa ano. Tapos, yun nga, hindi mo kailangan. Pero minsan naman, ba, after a few months, biglang maalala mo, uy, meron pala tayong ganito. Sakto ay kailangan. So, ang ending, parang, oh, buti na lang pala, bumili na tayo kasi meron na tayong ganyan. Minsan naman, meron kami nung gamit na yun, pero hindi naman nagagamit. Tapos ito maganda to, silicone pad. Kasi baka, alam ko napapansin niya, diba, kapag yung may pinapatong kami sa lamesa, parang may mga na-picturean na ako, tsaka na-video na gano'n. Na ang ginagamit ko is yung pot, ano, na nabibili sa palengke, mga 3 for 100. Medyo, ang tsaka naman din tignan, diba, kapag may mga presentation tayong gano'n. So, umili ako ng dalawa nito, malamang 88 pesos siya kasi wala siyang, pero ang cute. Sana pala binila ko na rin yung kulay red, kasi tatlo yung kulay niya, ayun o. Parang cute niya, diba? Oh, may idea na kayo, just in case. Parang kapag, minsan kasi ginagawa namin, yung sa lutuan, yun na rin yung diretso na. Yung sa kasirola, pag nagkakatamaran magsandok. Or, madalas nagagamit to kapag nagre-reheat kami sa microwave. So, syempre, mainit, dun may ipapatong, pack, tas diretso sa lamesa. So, dito na namin ipapatong. Meron pa akong isang green na ganito. Ano may nagbigay sa amin. Pero cute siya. May makakita ako next time ng ibang kulay. Ang kaya ulit. Kasi ano yun, parang neon ba tawag dyan? Hindi, di ba? Parang pastel yun. Pastel color. Okay. Let's move on to the next. At mahaba na yung ating oras. Ito, kanina pa ako kinukulit ng nanay dito. So, hindi nga pala. Kung Japan 88, not 88. So, hindi naman. Japan Home Center siya. Eto, yan. Yung maliit na bin. Basurahan. Maliit lang siya. Samusan lang pala. Kasi yung konti nito sa ibabaw. Ang idea kasi dapat, ganito lang sana. Tapos may cover lang siya na flag. Pero wala akong makita. Eh, hindi ako makapasok lang sa department store. Kasi sa department store, may pila. So, hindi na kayo pumasok. Ang purpose nito ay lalagyan ng simi. Kasi yung ginagamit namin, 'di ba, galon ng ice cream na maliit 'to, 'di ba? Sabi sa inyo multi-purpose, marami kaming ano eh gagawa doon din kasi ano nga ibabaran din namin. Ginagawa din namin minsan maliit na kala mo ano, batchalitang ewan. Pag ba mo kubabad ka ng ano, ng Andes, 'di ba? Sabihin nyo, kayo ginagawa nyo din yun. Yun yung pangsian nyo, tapos meron yung pangsimi, sa simi. So, ito na nga. Para kasi doon na siya sa baba. Oh, gising na yung anak ko. Magkay ka, anak. Yeah. Hi. Uso dito yung ano, kamay lang yung ano, gumagalaw. Kasi, parang may promo sila. Kapag ka naka 1.5 yung purchase mo, mabibili mo lang tong fabric softener nila na 88 pesos. Pero ang original price niya is 188, o diba? So, pwede na. Inamay ko naman siya. Ang fairness, ha? Parang amoy, ano, baby. So, sabi ko, sige, try. Itatry ko. Mali mo maganda. Ilang liters pa to? 3,100 ml. Hindi ko alam, may convert na lang, ha? Pag mga ganyan talaga, nahihilo ako pagka mga numero pinag-uusapan, eh. Ayan. Try nyo din. Pero, ano, sabihin ko sa inyo kung maganda. Itatry namin. Ay, kapag wala ba kami ang bigat niya, ha? O, so, wala na lang. Ah, ito na. Ah. Wait, papala. Ito yung sinasabi ko sa inyo, 44 pesos lang. Ayan. Kasi 2,4, 88. No, for to. Meron na akong ganito. Kung nakita niyo na sa ano, di ba, kulay gray. Natuwa ako dito. 88 lang din siya, oh. Parang mas mura pa nga to kaysa nung binili ko sa, ano, Landers yung sa akin. Ito. Nakakita yan naman ako ito. Habang inaantay ko yung reply ni nanay tungkol din sa trash bin na gusto niyo mabili. Ito. Tada! Dito yan eh. Hindi ko mo nasusuotin. So, kasi nga ba, as mentioned dun sa video namin, we will make it a point na katulad dito, I'm wearing pink. So, I'm wearing a pink headband as well. Lagi kami naka-headdress or headband.
pagka kami may mga pa-cooking or something. Kaya lang, syempre, mag-assist din kami limilin. Pati ni May, may mga gusto mag-sponsor dyan. At saka apron. Again, salamat sa apron ni Mama. Ano, nilaban ko na siya sa mga gamit ko na yung masasusunod. Tapos, ito. Wala lang. Hindi nga siya sukot sa akin. Alam ko pang bata siya. Oh, hindi mo lang umabot. Hindi ba dapat dito? Ayan o. Bitin. Isang hirap niya suto o suot. Yun, ano to. 66 pesos lang naman siya. Ayan. So, magamit namin yung sana. Tapos ito, ang cute. Ito para kay Ate Lian to. Oh. Di ba? Parang pang baby. May bow siya. And ito naman, sa labas, somewhere pagbaba namin ng pilis, nakita ko na ano, yun, kinuha ko na siya. Pinakita ko lang sa inyo, nal ko lang, para makita nyo rin naman kung ano yung mga bagay na binibili namin, not to show off. Kaya ako pinapakita kasi para malaman nyo na may mga nabibilan ng mga bagay-bagay at mga gamit na mura. I'm sure alam niyo na to at napaka-famous na yan. Meron pang yung, ito katulad nito, yung American 88 yata yun, di ba? Yun. So, 88 pesos lang. Tapos meron pang Daiso, mga ganyan, na mura yung mabibili ninyo. Parang practicality-wise, 2 thumbs up siya. Kasi di ba, ano eh, tawag dito, hindi makailangan bumili ng super mahal na mga gamit. Depende rin kasi yung pagbili ng mahal na gamit sa usage. Katulad ito, mga pang kitchen, as long as hindi kinakalawang, yon okay siya. Siyempre, kung kahit naman bibili kayo sa mga ganyan na mga 88 pesos, kung pagkatapos naman ng 2 gamitan, nababad lang sa tubig, ikinakalawang na, syempre, hindi pa rin siya economical. So, pangit. So far, sa tagal na namin bumibili dito sa Japan Home, okay siya, wala pa namang kinalawang. Pinapromote ko, Japan Home! Hello! Makano yung gin? Ayun. So, wala pa naman yung parang mabilis na sira. So, hindi ko rin naman sinasabi na lahat ng mga items nila doon ay maganda. Kasi I'm sure na try nyo nang bumili doon. Baka may mga items na disappoint kayo or whatever. But sa akin, okay na yung mga ganun. Hindi naman ako maarte at kailangan lahat ay branded. At lalat kung hindi mo naman afford, di ba? Kasi unahin mo yung mga ganun. Yun ang hindi maganda. Di ba? Mga misses out there. Am I right? Dahil 31 minutes na itong video na to at baka ma-bore na kayo, magpapaalam na ako. Okay? This has been Mommy Carmi and I hope na-enjoy itong video natin for today, yung pag-haul natin. Sana manood kayo. Paulit-ulit niyo yung panoorin, lalo na yung mga recipes na ina-upload namin. Kasi minsan hindi mo naman agad maaalala sa isang bagsakan ng panonood, diba? And kung gusto niyo malaman yung mga other recipes na niluluto namin, mag-comment lang kayo down below. Kasi binabasa ko naman eh. Kaya yung mga nagre-request, yung mga huling napanood namin, kasi may mga nag-request din noon. May mga susunod pa na mga luto na mga na-PM sa akin na may request nilang lutuin namin. Antay lang kayo guys ha, kasi ginagawa kasi namin ni nanay. Pag nasakto na yung may request nyo, ay nakaready na sa freezer namin kasi na-family na. Mabilis namin matutugunan ng inyong mga kahilingan. Pero kung wala pa siya sa freezer, sa malamang, sa susunod ng mga, for the next few weeks siya, kasi nga, doon namin siya i-include sa pamamalengke. Okay? Kasi, mahal din, di ba? Pag wala ka pang budget, tapos bibili ka na kaagad. So, kung ano yung laman ng freezer, inilutoy namin. Pero, tatry namin i-feature. Katulad nung may nagre-request ng pininyang manok si Jancita. Abangan mo, nak. At iluluto na namin yun. Siguro, probably this week. Yan, maluluto na. Kasi meron kami nabiling manok na gano'n. At saka, syempre, kung ano yung mga naka-line up sa freezer namin. As much as possible, itatry namin na i-video para malaman nyo yung style ng pagluluto namin. Tsaka kung ano yung mga twist na ginagawa namin. Kaya mas lalong sumasarap yung pagkain. Okay? So with that, maraming salamat sa pananood. Please like, share, and subscribe.
share lang ng share para marami pang maka-view ng aming mga videos at saka dumami pa yung subscribers natin. And maraming salamat sa lahat ng nag-subscribe kasi nag-email pala yung YouTube sa amin. Siguro may ganun yung pagganap nila kasi nakalagpas na daw kami ng 100 subscribers! Yay! Thank you! Salamat sa inyo! Sana every week maka 100 subscribers tayo kasi pag padagdag ng padagdag, kung every week maka 100 tayo, mabilis natin makukuha yung 1,000 subscribers! Yay! Sa road to, nung nakaraan road to 100, ngayon naman ay road to 200 subscribers tayo. So sana share lang kayo ng share para maraming mag-subscribe sa atin. Yun lang guys, maraming salamat! And happy Monday! Bye! Thank you.